Buenos días a todos mis amigos. Muling sa mga sa inyo, si Miguel Hill, online. Itong Holy Week, mga karancho, ang araw ng sweldo dapat April 15. Pero yung April 15, natapat sa Good Friday. Kaya sa opisina namin, ang sahod ay lumabas Monday, Thursday. So, April 14. Okay, so masaya ako, medyo maaga-aga. At since wala nang pasok nung oras na yun, mga oras na yun, bandang hapon, nagpunta na ako sa mall kasama yung pamilya ko para mag-withdraw at mamili ng konti para siguradong meron na kaming ihahanda para sa Easter Sunday na sa aming pamilya naman malaking event. Ano? Dapat naman, sinasabi nila yan ang pinakamahalagang event or holiday sa Kristyanismo. Anyway, mabalik tayo sa topic. Inisa-isa ko yung apat na ATM machines dun sa mall na yon nung bangko ko. At meron pang branch yung bangko doon, pero sarado. Yung apat na ATM machines, lahat walang pera. This machine is unavailable. Hindi unang pagkakataon na nangyari ito sa tuwing araw ng sweldo o di kaya yung araw pagkatapos ng sweldo, lalo na kung ito'y natatapat sa dikit sa weekend o di kaya sa holiday. So, buti na lang, may konting laman ako sa ang pitaka ko. Nakapamili pa rin kami ng konti. Pero, the point is, kung kailan mo kailangan, wala. At lagi-laging nangyayari ito. Ngayon, ito mga banko na ito, nandyan yung mga matatalinong tao, alam nila yung demand sa pera sa kada branch nila, kada ATM machine nila, kada site. Lalo na yung mall. Well, hindi katuwi rin yung sasabihin dahil sweldo or holiday, sobrang laki ng demand na naubos. So bakit lagi? Tsaka alam naman nila na ganyan yung demand talaga ng mga taong kinukuha yung sahod nila. At yung pera naman na yan, dinideposito ng mga kumpanya siguro a day or two or even 3 days before yung payday. So walang rason kung bakit papabayaan nilang maubos at hindi maservisyohan. Remember, ang number one produkto ng bangko ay yung serbisyo na binibigay niya, yung pag-iingat sa ating pera, sa ating yaman na dapat ating makukuha kung kailan natin kinakailangan. So, ayun. Akala ko, baka ako lang, pero sa pagtanong-tanong ko, marami at hindi lamang yung sa bangko ko, no? Pati mga ibang bangko, meron daw ganyan mga problema na tuwing kinakailangan, particular tuwing a 15 at a 30, walang laman yung mga ATM. So malaking, di ba malaking perwisyo yan? Ang ginawa ko pala, nagpunta ako sa ibang bangko, nilakad ko, tumawid ako ng kalye, at naka-withdraw naman ako, eventually. Pero nagbayad ako ng 20 pesos additional para dun sa servisyo ng ibang bangko dahil meron silang service fee kapag competing bank yung pag kliyente or depositor ng ibang bangko ang kanilang siniservisyohan. So, 20 pesos na pala yan ngayon. Dati parang 5 piso lang ba? 7 piso. Nakakagulat na. So, ako nung panahon na reporter, kinover ko rin yung banking beat, BSP, Banko Sentral ng Pilipinas, at yung financial sector, kama. Palagay ko, dapat magtawag na naman ako dun sa kung meron pa ako mga contacts yan, kung hindi pa nagsiritiro, ang aking mga kaibigan niya, para tanong sa kanila, ano ba talaga ang pananagutan ng mga bangko
pag lagi-lagi na lang hindi nakapagbibigay ng karapatang serbisyo sa kanilang mga depositors kung kailan kinakailangan yung kanilang pera. So, meron bang rules sa ang BSP kontra sa mga ganyan pag perennial? Naunawa natin once or twice, pwede mangyari yan. Pero pag lagi na lang, more often than not, eh pag 15th or 30, o dun sa mga panahon na malapit, dikit sa holidays or long weekends, na ubos, laging ubos yung laman ng ATM, aba, dapat may karampatang parusa na yan. Kaya kung kayo, mga karancho, meron kayong similar na experience, kung pwede bigay alam niyo dito sa amin, sa akin, nang sa ganun, meron naman akong basehan kung tayo magre-reklamo, kung kakalampagin natin yung ating mga kakilala sa BSP, kung nandiyan pa sila. At tutukan natin itong issue na ito para naman ma-pressure ang mga bangko na hindi na dapat bigyang mag-exert sila ng additional effort para hindi naman na didiscourage yung mga plano ng kanilang mga depositors na hindi nakaka-withdraw kapag kailangan. Dahil pera naman ang depositors yan. Napakinabangan na ng banko. Eh, bakit pag kailangan namin, lalo na araw ng sweldo, hindi mo makuha. Maglilibot ka pa. So, yan ang issue na gusto kong iparating sa inyo. Ang punot dulo, ang gusto kong sabihin talaga, kung meron kayo, kung nangyari din sa inyo to, sabihin nyo sa akin. Ayan po. At dito po, nagtatapos ang edisyong ito ng Miguel Hill Online. Hanggang sa muli.